Hey guys, hi! Welcome back to Honest Food, Travel, and Lifestyle TV. So, ngayon po ang lulutuin ko for this segment ay is lugaw is essential. So, I'm going to make yung traditional lugaw natin, yung walang meat. It's all lugaw itself. Lugaw tabang, kung tawagin na lang. So, ano pang hintay natin? So, magsisimula na po ako mag-prep. So, without further ado, let's start! Ngayon po, ihahanda ko na ang mga ingredients. Ang una ko pong hihiwain ay ang sibuyas at ang bawang at ang luya. A few moments later. At ito na po ang ating ingredients na gagamitin natin para sa ating lugaw with hebe. Sunod naman po ay hugasan ko ang bigas. At ito na po ang ating bigas, ready na. Next po ay ating buksan na ang kalan at painitan na natin ang ating kawali. Pag mainit na, ito ilalagyan na natin ng mantika. At ang una nating ilalagay ang sibuyas. Ito po ay ating igigisa hanggang ito ay maging translucent or yung medyo transparent na. Or more or less, 2 minutes. And then, nilagay ko na po ang luya. Patuloy lang pong igisa. Makalipas ang ilang minuto, lalagay naman natin po ang bawang. At igisa po lang ulit. Okay. Next po ang ilalagay ko ay yung hebe. So, yung hebeng nabili ko, nakabalot na siya. So, I think approximately 2 tablespoons siya. Susunod naman po, ilalagay na natin ang bigas. At ibusa ito kasama ng ibang ingredients. At lalagyan na natin po ito ng tubig. Ang una ko nilagay ay 4 na cups. At another 4 na cups po ulit. Haluin so that matanggal yung nakadikit sa ilalim. At ito ay takpan at hayaang kumulo. Pag ito ay kumukulo na, lalagyan po natin ng Knorr cubes. Well, beef po ang gagamitin ko. At haluin. At ito po ay kumukulo na, takpan na po natin at ito ay hinaan. At patuloy po itong pakuluin hanggang mga 15 hanggang 20 minuto. At ito po ay ating haluin para maiwasang manikit ito sa ilalim. Well, nakita nyo naman, habang kong niluluto ang lugaw ay nagpipirito na ako ng tokwa. Yan. At nakaready na rin po yung nilagang iklog. So, patuloy lang po itong pakuluan hanggang sa ito ay parang mainin na. At parang hindi na siya bigas, parang kanin na.
By the way, ito po yung pinakukuluan ko sa katamtamang apoy so that hindi po ito manikit sa ilalim. At ito po ay ating hahaluin para to make sure walang naninikit sa ilalim. At nakita nyo naman na malapit na siyang maluto. Patuloy lang po itong haluin at ating pong takpan. Ay, haluin muna po pala, sorry. Then ito ay ating tatakpan at pakuluin pa po ng mga ilang minuto. At makalipas ng ilang minuto, ito po ay ating tanggalan ng takip at haluin. Tignan kung ito po ay ayos na ang pagkakaluto. At mukhang okay na po ang aking lugaw. At pwede na natin itong iserve. At here it is, ang ating lugaw with tokwa at itlog. Don't forget to like and subscribe!